Okay. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Banal at mahabaging Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito, sa inyong pagbibigay ng pagkakataon na nagkapagtipon po kami sa inyong harapan sa oras na ito. Kasama po yung mga minamahal po namin na kapatiran. Nung lumakad po kami sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, nung lumakad po kami sa kadiliman ng salibutang ito, tinawagan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong salita. At tinubos po ninyo kaming lahat sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoon at binigyan niyo po kami ng panibagong buhay at panibagong kaligayahan at layunin sa aming buhay. Sa umagang ito, nandito po kami sa inyong harapan upang makinig ng inyong salita. Naniniwala po kami na lahat ng mga magagandang bagay at mabubuting bagay ay nagagaling sa inyo, Panginoon. Kung kami po ay dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok at pagturusa sa mundo ito, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kalakasan at pananampalataya upang madayik po namin ang salibutan ito sa pamamagitan ng tulong at gabay ng Panginoon. Lalo po yung mga kapatiran po namin na dumadaan sa matinding pagsubok, sakit sa katawan, at sa iba't ibang uri ng mga problema, bigyan niyo po sila ng kalakasan, Panginoon. At hawakan niyo po yung kanilang puso at isipan sa pamamagitan ng mahabagin at makapangyarihan kamay. Kung meron po kaming mga bagay na hindi karapat-dapat bilang isang Kristiyano, Panginoon, tulungan niyo po kami upang iwanan po namin yung dating pamumuhay po namin at patungo sa panibagong buhay at layunin sa para sa inyo, Panginoon. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, kayo lamang po ang gumabay sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesu Kristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Gawa chapter 2, verse 46. So, Gawa chapter 2, verse 46. So, hanggang verse 47. So, ito pong dalawang talata. Babasahin ko po ito sa inyo. At araw-araw, habang sila ay makakasama sa templo, sila ay nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasaulo-salo na may galag at tapat na puso, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugos sa lahat ng tao at idinadagtak sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. So, ngayon po, patuloy po natin pag-aralan tungkol sa ating topic. Last Sunday, araw-araw, yung day by day, yun po yung topic po natin last Sunday. Sinabi ko sa inyo last Sunday,
yung budget po natin sa buhay, hindi lamang po yung pera. Yung budget po natin sa buhay ay yung oras, yung panahon, yun din po yung budget po natin sa buhay. So, kung may pera po tayo, kung may pera, so inisip po natin, di ba, kung saan ito gagamitin, kung may pera. So, pag may sahod, kung may salary, so inisip po natin, anong gagawin ko ito? Yung babayaran muna yung utang. Tapos, yung mga matagal na gustong bilhin, yung cellphone, kasi sira na yung cellphone ko, kaya bibili ako ng isang bagong cellphone. So, mga kanyang-kanyang ganong mga plano. Yung bagong suot. Minsan, yung pera po natin, so, ginagamit sa mga bagay na hindi ganong kailangan. Kung ginagamit po natin yung pera sa mga bagay na hindi kailangan, anong tawag po natin? So, sayang, waste, okay? Sinayang mo yung pera mo. Kailangan ba? Kailangan mo ba yun? May laruan, pero kung bibili pa ng panibagong laruan, sayang po yung pera. So, yung buhay po natin ay lagi po pinag-isipan po natin mabuti kung saan gagamitin yung pera ko. Okay. Kapag mali po yung decision po natin, kapag mali yung ating choice, pag mali yung ating decision, so masasayang yung pera mo. Kaya sa tingin ko po, lahat po ng mga kapatid nandito ay may storya tungkol dyan. Kung saan ginagamit yung mga allowance ko. Kaya yung isa pong recommendation po sa inyo, isulat po ninyo yung mga expenses. Isulat. I-try po ninyo isulat yung mga any expenses ninyo. Yung income, magkano income? Kahit maliit po yung income, magkano? Okay? Allowance. Tapos, saan ginagamit ko yung pera ko? Okay? Minsan, plus. Minsan, minus. Madalas po, minus tayo, di ba? Yung compare sa income, yung expenses lagi, kulang. Kaya minus. Pag minus po, utang. Kaya itry po natin yung mga anong tawag po dito. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Sa church po, sa Tanawan Church, may accounting monthly. May accounting monthly kung makano po yung mga offerings, tithes and offering, kung makano po yung expenses. So ngayon po, sa palagay nyo, yung itong dalawa, offerings, tithes and offerings, saka yung expenses ng church, alin po mas malaki ngayon? Expenses o tithes and offering? So, tama po. Paano nalaman ninyo? Hindi ko sinabi sa iyo. kasi tumaas yung diesel. Lahat po tumaas, di ba? Pag tumaas na po yung diesel, lahat po ng presyo ay tumataas. Yung pagkain, yung grocery. Okay? Pero kahit papaano, sa tulong ng Diyos, nakaka-survive tayo. Kaya yung sana po, kaya monthly po, mayroon po kaming recording magkano yung tithes and offering. Tapos, magkano yung expenses. Kaya doon po, nakikita po natin saan pwede bawas. Okay? Saan pwede bawas? Yung mga expenses para sa Bible seminar, hindi pwede, pwede ba bawasan doon? Hindi pwede. Yun po yung pinaka-priority, Bible seminar. Hindi pwede bawas doon.
Yung mga expenses po natin para sa mga fellowship, okay? So, hindi pwede bawas. Kasi yun po yung pinaka-priority. Yun po yung pinaka-pakain natin. Halimbawa, sa budget po ninyo, monthly budget, pwede ba bawasan yung budget pang pakain? Pag walang pakain, anong mangyari? Oh. Kahit bawas, kahit babawasan yung budget pang gadget, pang internet. Okay? Pero yung bawas sa yung budget sa pakain hindi pwede tanggalin. Ibig sabihin, may priority tayo, may priority. Ano ang mas mahalaga? Ano po ang hindi ganun kahalaga? Yung mga budget sa mga bagay na hindi ganun kahalaga, yun po yung muna unti-unti, yun muna bawasan. So, pag nakita mo yung ganung mga recording, accounting, makikita mo kung saan, kung ano po ang sinasayang mo. Kung ano ang pwedeng bawasan para hindi masayang yung budget. Ganun din po, yung oras. I-check po natin yung oras. Kung saan ginugugol ko yung oras ko. Okay? Kasi yung oras din po yung budget natin. Hindi lamang po yung pera. Yung sleeping time, yung eating time. Yung eating time, pwede tanggalin yung eating time? Hindi pwede. Yung sleeping time, kailangan po yung sleeping time para magpahinga tayo. Tapos yung eating, yung oras, pang CR. Pwede bawasan yun? So, pag matagal po nasa CR, so kailangan din po yung bawas ng konti. May priority, yung oras para sa trabaho. Okay? So, hindi pwede tanggalin po yan, trabaho. So, ibang mga resting time. So, check-in po natin yung ating sarili kung may oras ba na nasasayang ko. Okay? So, yung topic po natin last Sunday saka this Sunday ay yung oras, yung time management. So araw-araw. Kaya last Sunday po pinag-usapan po natin yung mga bad example. So yun po yung tingnan, mag-review po tayo ng saglit. Lucas chapter 16. Verse 19. Lucas chapter 16 verse 19. Meron isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube, pinong lino, nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. Ano po yung focus ng isang tao dito? Ito po yung unang kategory. Meron pong ganitong tao. So, yung kanilang pera, yung kanilang oras, okay? Yung dalawang budget po, saan po ginagamit lagi? Sa magagandang suot. Sa masarap na pagkain. Yung mga kaligayahan, kasiyahan. Doon po, yun po yung target po nila sa buhay. Mas masarap na pagkain, mas magandang suot, mas magandang gadget. Okay? Mas magaling pagsayaw. Okay? Para mas maraming thumbs up sa TikTok. Yun po yung focus po nila. Mas magandang bahay, mas malaking bahay, mas magandang kotse, mas magandang trabaho. Okay? Yun po yung target po nila sa buhay. Araw-araw. Kaya yun po yung ginagawa po nila araw-araw. Masipag sila. Mas masipag po sila sa kanilang ginagawa kaysa mga ibang tao. Kaya maaari po, successful sila sa kanilang buhay. Okay? Maayos yung kanilang buhay.
masipag sa pag-aaral, masipag sa trabaho, masipag. Kaya naging successful po sila sa kanilang buhay. Pero ang pinakamahalagang tanong, so what? So what? Yun po ba yung pinaka-purpose ng buhay mo? Okay? Yung maginhawang buhay ba yung pinaka-purpose mo? Yung hinahanap po sa buhay? Hindi po. Kaya anong yung sinabi po ng ito po, sa kabila, si Nazaro, di ba? Si Nazaro, pulubi siya, si Nazaro, verse 20, puno ng mga sugat. Okay. Yung pagkain po ni Lazaro ay tira lang. Ayaw natin ganitong buhay. Buhay ng isang pulubi. Pero alam po natin kung ano po ang nasa dulo ng kanilang buhay. Verse 22, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At nangyari, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. Yung dalawang tao, yung mayaman, pulubi, Lazaro, ay namatay silang lahat. Yung kanilang buhay sa ibabang lalupa ay makaiba malayo. Yung buhay ng isang mayaman, okay? Social, okay? Social. Yung buhay ng isang pulubi na ayaw natin, hinahamak natin, ganun. Iniiwas natin ganung buhay. Nasa gitna tayo. Okay? Nasa gitna tayo, hindi po tayo ganung kayaman katulad ng itong mayaman. Hindi po tayo ganung kahirap katulad ng pulubi nasa gitna, somewhere. Okay, somewhere. Isipin po natin mabuti, mag-isip po tayo. Okay? Mag-isip po tayo ng mabuti. Anong uri ng buhay ay gusto natin mangyari sa atin? Gusto mo maging matalino? Gusto mo maging successful sa buhay? Yung mataas yung mga education achievement, mga bachelor, masteral, doctor, okay? Mga engineer, mga doctor, abogado, okay? Hindi po, tandaan po natin, sa harap ng Diyos. Huwag po natin compare araw-araw po pag nakatingin po, pag tumingin po tayo sa buhay ng mga tao sa lupa, okay? Iba-iba yung buhay nila, okay? May taong mayaman, may taong mahirap. Iba-iba yung kanilang mga level, okay? May yung sumasakay sa magandang kotse, sumasakay sa jeepney, sumasakay sa tricycle, nakasakay sa yung pajak. Kung walang pamasay sa pajak, lakat-lakat lang, lakat. Kung mahirap lumakat, nasa bahay lang. So, iba-iba yung kanilang buhay. Yung kanilang suot, iba-iba din. Yung iba-iba yung kanilang mga style. Kaya sa mata ng tao, iba-iba yung level. Mas higher level, mas lower level. Pero ano po yung meaning niyan sa harap ng Diyos? Ano po yung meaning? Sa mata ng tao, malaking difference sa mata ng tao.
Pero sa harap ng Diyos, tingnan mo yung dalawang ito. Yung dalawa, namatay sila. Pero ang problema po doon sa kabila, okay, yung si Pulubi ay nasa kandungan ni Abraham, saka si Mayaman po ay namatay at nahirapan po sa lawa ng apoy. Kaya ito po, buti nga po ipinakita ng Diyos sa atin kung ano po ang mangyari doon sa kabilang buhay. Pagkatapos ng kamatayan, ano pa meron? Yun po yung lagi po natin isipin po, huwag po natin makalimutan, ano pa doon sa kabila ng kamatayan. Huwag po tayo masyadong mag-focus sa mundong ito. Huwag po tayo masyadong tumingin sa mga problema sa mundong ito. Paulit-ulit po sinasabi ng Biblia, yung buhay natin sa lupang ito ay samantalang, temporary lamang, para sa purpose sa kabila, para sa purpose. Yung pinakamahalagang chapter ay hindi po dito sa lupa. Yung pinakamahalagang chapter ay doon sa kabila. Yung buhay po natin sa lupang ito ay parang chapter 1 na lang, chapter 1. Maiksing introduction lang. Okay? Isang libro. Mga introduction, mahaba po o maiksing lang, introduction. Introduction po, maiksing lang, mga isa o dalawang page lang, introduction. Ganito po yung buhay natin sa lupang ito, introduction lang. Yung pinakamahabang body conclusion ay doon sa dulo. Yung body, ito po yung main story, ay hindi po dito sa lupa, doon sa langit. Sana meron po tayong ganong mata. Okay? Kaya Colossians chapter 2. Colossians chapter 1. Verse 9. Colossians chapter 1, verse 9 and 10. Kaya't mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng panalangin para sa iyo at sa paghilig na kayo ay punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pakaunawang espiritual. Verse 10, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakakalugo sa Kanya, na bumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ito po yung panalangin po ni Apostol Pablo para sa mga kapatiran. Sana lumago kayo sa pagkakilala sa Diyos. Pagkakilala sa Diyos. Sana lumakad kayo ng nararapas sa Panginoon. Nararapas sa Panginoon. Ano po yung dapat pamuhay natin bilang isang anak ng Diyos? Ano po yung dapat natin isipin? Ano po yung dapat nating gawin sa harap ng Panginoon? Nararapas sa Panginoon. Meron pong pamumuhay na nararapas sa Panginoon. Di ba? Meron pong buhay na nararapat bilang isang estudyante. Ano po yung pamumuhay ng isang estudyante na nararapat? Dapat mag-aral ng mabuti. Okay? Kung hindi mag-aral ng mabuti, kung tamat sa pag-aaral, hindi yan karapat-dapat. Tawag natin. Okay? Laro, lagi nasa cellphone lang, nalagay mga gadget lang,
Okay? Hindi karapat-dapat bilang estudyante. Okay? Bilang isang anak, ano po ang karapat-dapat? Ano po yung nararapat sa magulang? Dapat gumalang, respeto, tapos obey, obedience. Yun po yung karapat-dapat bilang anak, isang anak. Ganun din po, meron pong pamumuhay na karapat-dapat sa Panginoon. Okay. Kailangan po natin malaman kung ano ang plano niya. Kailangan po natin malaman kung ano ang kalooban niya, plano niya. Tapos, yun po yung kailangan po natin sundin. Kailangan po natin magpasalamat sa Kanya sa lahat ng Kanyang ginawa para sa atin. Verse 12, na nagpapasalamat sa Ama na ginawa niyang tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Okay? So, yung mga makalupang bagay ay kailangan po natin tingnan. Tapos, isa pa po, 2 Pedro chapter 2. Second Pedro chapter 2, verse 8. Ito po, isa din po, isa sa mga bad example ng time management. Okay? 2 Pedro chapter 2, verse 8. Sapagkat ang matuwid na taong ito na nabuhay sa kasama nila araw-araw ay lupang na bagabak ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masasamang gawa na kanyang nakita at narinig. So, tungkol kanino po ito? Sino po ito? Si? Tungkol kanino ito? Si Lot. Okay? Si Lot ito, si Lot. Nasaan po? Saan po siya nakatira? Sodom at Gomorrah. Sin City. Okay? Sin City, Sodom at Gomorrah. Yun po yung choice niya. Nung sinabihan po siya ni Abraham, pumili ka, kung pumunta ka sa Ganan, gagaliwa ako. Pag pumunta sa Ganan, so gagaliwa ako. Kung gumaliwa ka, gaganan ako. Yung choice po ni Lord ay papuntang Sodom at Gomorrah. Magandang tingnan. Magandang tingnan. So, mag-ingat po tayo sa ating mata. Yung ating mata ay minsan nadadayo po tayo ng ating mata. Minsan nadadaya po tayo ng ating dila. Magandang tingnan, masarap tingnan, pero delikado. Ganun po yung choice po ni Lot. Okay? Pumili po siya ayon sa kanyang sariling yung pananaw. Akala niya maganda. Magandang mabuhay dito. Maraming pagkain. Pero doon po sa Sodom at Gomorrah, sino po doon? Yung mga masasamang tao. Kaya araw-araw, ano po yung nangyari? Araw-araw, narinig at nakita ni Lot yung kanilang ginawa araw-araw. Okay. Yung mga kapatidan, araw-araw, ano po ang inyong naririnig at nakikita sa mga tao paligid po ninyo? Araw-araw po yan, araw-araw. Araw-araw, ano po yung nakikita mo sa cellphone? Okay? Di ba, sa ating kamay, may cellphone lagi. Ano po ang nakikita po natin, naririnig po natin doon? Yun po ang pumapasok sa inyong isip. Hindi po tayo, nadadamay po tayo, naapektuhan po tayo ng ating mga naririnig, nakikita araw-araw. Mag-ingat po tayo. Pag maganda po yung naririnig po ninyo, nakikinig, magiging maganda.
yung condition mo. Yung takbo ng isip mo, maapektuhan ng magagandang bagay. Kaya magiging maganda. Pero puro masama o hindi maganda yung naririnig po ninyo o nakikita. So, ganun din po mangyari sa akin. Ganun din po. Kaya si Lot po ay nabagabag. Okay? Lupang nabagabag ang matuwid na kaluluwa. Matuwid siya si Lot. Si Lot, meron po siyang memory. Naalala po niya kung kamusta siya noon nung kasama niya si Abraham. Nung narinig po niya yung sinabi ni Abraham. Nung nakita po niya yung ginawa ni Abraham, magandang modelo po yan. Yung buhay ni Abraham ay lagi niya nakinig, narinig at nakita noon. Naalala po niya. Doon maganda po yung spiritual condition ni Lot. Si Abraham po ay simbolo ng church dito. Okay. Minsan po, umaalis po yung mga kapatidan sa church dahil sa iba-ibang uri ng mga reason. Okay. Nakaproblema sa tao. Pero yan po yung nangyayari lagi sa church. Okay. May pumapasok sa church, may lumalabas sa church. Maraming dahilan bakit lumalabas po sila sa church. Umaalis. Pero, isang mahalagang bagay, doon po sa church, sino po yung ulo? Si Jesus. Kahit hindi pa perfecto po yung mga brothers, sisters, marami pa kulang, yung mga kapatiran, may problema. On the way pa tayong lahat. Gumagaling pa tayo. Meron pa rin po tayong sakit sa ating ugali, sa ating pananalita, sa ating kilos. Kaya, nasa church pa tayo dahil hindi pa tayo perfecto. Kung perfecto na po tayo, so pwede na umalis. Kasi kaya mong gawin yan. Kaya mong tumayo ng sarili. Dahil sa iba-ibang uri ng mga dahilan, umaalis po sila sa church. Pero ito po yung resulta. Resulta. Sa loob ng church, ano po ang naririnig po natin kapag nasa fellowship po tayo? Yung salita ng Diyos, naririnig po natin. Saka naririnig po natin yung testimony ng mga brothers, sisters. Kung ano po ang kanilang prayer, kung saan po sila nahirapan, kung paano kumilos ang Diyos sa kanilang buhay. Yun po ang magandang charging, magandang encouraging sa akin. Pero kung wala na po tayo sa church, ito po yung mangyayari. Araw-araw, lupang nabagabak, ang matuwid na kaluluwa dahil sa masasamang gawa. Dahil sa masasamang gawa na nakikita at naririnig sa salibutan. So, yung mga kapatiran, ilagay po natin isang gwardiya sa ating mata, sa ating pandinig. Okay. Mag-ingat po tayo sa ating pakikinig. Mag-ingat po tayo sa ating pagtingin. Kung ano ang tinitingnan mo, ingat ka dyan. Kung ano ang narinig mo, ingat ka dyan. Dahil doon po tayo ninaapektuhan. Okay? So, pumunta po tayo sa Genesis chapter 39, verse 10. Ito po si Joseph. So matindi po yung temptation. Genesis chapter 39 verse 10. Chapter 39 verse 10. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kahit nakikiusap siya kay Jose araw-araw, ay hindi siya pumayag na siya ay sumiping o makisama sa kanya. Si Joseph ay pinakamagandang halimbawa
sa mga Kristiyano. Okay? Si Joseph po ay pinaka perfectong simbolo ni Hesu Kristo. Walang anumang katungisan nakikita po natin sa kanya. Perfecto po siya. Perfectong modelo siya ni Hesu Kristo. Perfectong modelo siya ng isang Kristiyano modelo. Guwapo siya, di ba? Guwapo, handsome. Kaya maraming temptation nangyari sa kanya. So, yun po, nakikita po natin. Kasi yung mga kapatiran ng Lifeword Mission, puro maganda, puro guwapo. Tama po ba? Kay senior. Kaya puro guwapo, puro maganda. Ang problema, kaya maraming temptation. Yung prayer ko po sa kanila, sana tuloy-tuloy po sila, kahit dumadaan po sila sa temptation, sana magbantay sila ng sarili, mabuti. Sana lumaban sila sa temptation, sa libutan. Sana lumago sila sa pananampalataya. At sana magagamit sila ng Diyos para sa malawalhating gawain. Isang nakakalungkot na bagay, pag maganda siya o gwapo siya, maraming boyfriend, girlfriend. Okay. Totoo po yan. Kasi po, madali silang napapansin ng mga ibang katrabaho, yung ka-klase, katropa. Kaya pang maraming mga lumalapit, kung hindi matibay po yung pananampalataya, madaling natutumba doon sa mga temptation. Madaling natutumba. Araw-araw, kinulit po siya ng asawa ng boss, asawa ni Potiphar. Araw-araw, kinulit. Verse 11, subalit isang araw nang siya ay pumasok sa bahay upang gawin ang kanyang gawain, walang sinumang tao sa bahay, siya ay pinigilan niya sa pamamagitan ng kanyang suot, sinasabi, sipingan mo ako, subalit naiwan ni Jose ang kanyang suot sa kanyang ina, sa kamay niya, at siya ay tumakas, papalabas ng bahay. Buti nga po, si Joseph po dito, iniwan po niya yung kanyang suot. Yung suot ng isang manager position. Iniwan niya. Okay? Para sa kanyang Christian living. Okay? Magandang trabaho, iniwan niya. Para sa malinis na buti. Para sa malinis na pamumuhay. Minsan, kailangan din po natin gawin po ito. Hukom chapter 16. Hukom chapter 16, verse 16. So, basahin din po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa wakas, pagkatapos niyang pilitin siya araw-araw sa pamamagitan ng kanyang kasasalita upang mahimok siya, halos mamatay siya sa pakainis. So, isa din po yung example dito ng temptation. Puro temptation po ng babae dito. Temptation po ng asawa ni Potiphar. Dito, temptation po. Kaninong temptation po dito? Delila. Temptation po ni Delila. Halos mamatay na si Samson sa pagkainis. Nainis. Okay? Nahirapan siya.
Araw-araw, kinuli siya na Delila. Sabihin mo, honey, sabihin mo. Ay, hindi mo ako minamahal? Baka meron kang ibang babae? Maraming mga salita ginamit. Kaya halos namatay na siya. Kaya sumuko siya. Si Samson sumuko sa ganito. Kaya sinabi niya kay Delila, yung sekreto ng yung kalakasan ko ay nasa buhok. Nasa buhok. Yun po yung sinabi ni Samson. Kaya nabigo siya dito, sumuko siya sa temptation. Araw-araw, tandaan po natin mga kapatiran, araw-araw, may temptation po tayo, araw-araw. Saan po galing po yung temptation? Minsan po yung temptation po ay galing sa pera, sa pamamagitan ng pera. Minsan po yung temptation sa pamamagitan ng lalaki at babae. Minsan po yung temptation ay sa pamamagitan ng mga yung katanyagan. Okay? Iba, di ba uri ng temptation po ni Satanas ay ginagamit? Kaya tandaan po natin, saan ako mahina? Okay? Tandaan po natin, isipin po natin kung saan ako mahina. Okay. Meron pong mga temptation na lalo nangina po tayo. So, ito po yung bad example. Yung good example po ng pamumuhay araw-araw. Kasi ganito po yung buhay po natin doon. Okay? Pero bilang isang bula nung ligtas po tayo, iba na. So, pumunta po tayo sa Colossians chapter 3. Colossians chapter 3, verse 1. Colossians chapter 3, verse 1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Maraming beses po, inulit ko po yung talatang ito. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. So habang nag-aaral po ako ng Tagalog, so iniisip ko, pinag-aralan ko pong mabuti, ano ba ito pagdating sa mga Pilipino? Ano ba yung meaning? Ano ba pumapasok sa kanila pag narinig po nila yung salitang ito? Okay. Para maintindihan. Kasi yun po yung katungkulan ko, pag nakarating na po tayo sa inyo, yung eksaktong meaning ng itong talata. So hanggang dyan lang po yung trabaho ko. Kung tatanggap kayo o hindi, nasa iyo. Nasa iyong kamay. Kapag narinig po ninyo yung salita ng Biblia, naintindihan po ninyo yung salita ng Biblia. So, kung naintindihan yung salita ng Biblia, tapos na yung trabaho ko. Pagkatapos, kayo ang bahala. Kung susunod o hindi. Kasi naintindihan. Ano ang sinasabi ng Diyos sa Biblia? Kung susunod ba ako o hindi ay nasa inyong decision. Ituon. Kaya ito po yung pinag-aralan ko pong mabuti. Ano meaning ituon? Ituon. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas.
Yung ibang salita, madali lang pag-isip-isip. Yung bagay, nasa taas. Okay? Yung isip, sa taas. Ituon. Anong meaning ituon? Yun po yung pinag-aralan kong mabuti. Okay? Ano po yung meaning? Ituon? Focus. Focus. Ano po yung meaning ng focus? Mag-focus ka dito. Focus ka dito. Doon ka tumingin. Yun po yung meaning ng focus, di ba? Tingin muna. Para mag-focus po tayo, tingin muna. Focus ka dito, focus. I mean, dito ka muna titingin, tapos yung focus po, hindi lamang po isang beses. Yung meaning ng focus, tuloy-tuloy dyan. Tuloy-tuloy. Hindi lamang isang beses tingin. Lagi dito ka tingin. Yun po yung meaning ng focus. Hindi lamang Sunday, pag Sunday sermon, tama-tama yung sabi ni pastor, kailangan ganito, ganito ang gawin. Pagka-uwi, wala na. Hindi po yung focus. Sunday Christian po yan. Yung focus from Sunday hanggang next Sunday. Tuloy-tuloy. Focus. Habang nagtumitingin po tayo, may tawak. Hoy, hoy, dito. Pag maingay sa labas, doon tumitingin. Focus po ba yan? Pag nag-away sa labas, doon po tayo. Masaya. Yung pagtatanaw sa mga away, masarap, di ba? Kung may issue sa labas, doon po tayo tumitingin. Yung mga pag-uuri sa buhay, doon po tayo tumitingin. Nawala na yung focus. Dapat dito. Dito. Yun po yung ituon. Ito. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip. Bakit po pag-iisip? Mahalaga po yung isip. Mahalaga po yung isip. Kung nasaan yung isip ninyo, yun po ang magiging buhay mo. Mahalaga po yung isip mo, mahalaga yung isip natin. Kung ano mang nasa isip ko, yun po yung magiging buhay natin. Tama po ba? Kung walang isip, anong mangyari? Kung walang isip, walang mangyari. Huwag po tayo maging ganun. Kung walang isip, walang plano. Kung walang plano, walang schedule. Kung walang isip, yung buhay po niya ay susunod lamang sa isip ng ibang tao. Okay? Wala kong isip. Siya may isip. Kaya may plano siya. Kaya umuulat siya. Kaya makokontrol siya sa akin. Ako ay kokontrol po nila ako. Kung isip natin ay trabaho lang o study lang pinag-isipan, lagi study, kung ganun, yun lang magiging buhay natin, kung study. Kung trabaho lang nasa ating isip, yun ang magiging buhay natin. Trabaho lang, trabaho. Okay. Kapag anak lang, nasa aking isip, anak, puro anak, yun ang magiging buhay mo, anak. Okay. Ano ba ang nasa ating isip? Sabi dito, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa taas. Sa madaling salita, yung mga bagay na nasa itaas ay plano ng Diyos. Plano ng Diyos, yun po yung kailangan po natin pag-isipan ng mabuti. Yun po yung kailangan po natin i-get kung ano ang plano ng Diyos. Yun po yung kailangan po natin isa buhay. Isa buhay. Yun po yung purpose ng ating buhay.
So, dito po, chapter 3. Verse 7 hanggang 10, babasahin ko po. Ang mga ito rin ang nilakaran ninyo noong una, nang kayo ay nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Unit ngayon ay itakwil ninyo ang lahat ng mga ito, galit, poot, masamang pag-isip, panlalait at maruming pananalita mula sa inyong bibig. Huwag kayong magsinungalingan sa isa't isa, yamang hinubat na ninyo ang dating pagkatao pati ang mga gawa nito. Verse 10, at kayo ay nagbihis na ng bagong pagkatao at binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Dating lakad, dating buhay. Noong nakatuon tayo sa bagay na sa ibaba, makamundong bagay. Doon po yung focus dati, di ba? Yun po yung dati po nating focus. Doon po tayo tumingin, lagi. Okay? Anong kakainin ko? Anong iinumin ko? Paano yung buhay ko sa mundong ito? Paano maging okay yung buhay ko sa lupang ito? Yung ating isip ay nasa lupa lang, nasa lupa. Dati yan, dati. Dating pagkatao, dating gawa. Dating paglakad natin. Pero ngayon, hinubat ninyo ang dating pagkatao, pati yung mga gawa. Hinubat. Nagbihis na ng bagong pagkatao. Nagbihis. Di ba pag pumasok po kayo tayo sa, yung mga estudyante, pag pumasok kayo sa school, ano po yung isinusuot? Uniform, di ba? Bago umali sa bahay, magbihis ka muna, di ba? Yung school uniform. Bago pumasok ka sa trabaho, yung mga company uniform ay binibihis. Uniform, bagong suot, bagong puso, bagong isip. Para mamuhay na nararapat bilang isang estudyante. Bakit kailangan pa magbihis ng school uniform? Hindi ba ganitong suot na lang sa school? Bakit kailangan pa magbihis ng school uniform? Bakit kailangan pa magbihis ng company uniform? Hindi pwede ganitong mga comfortable, mga suot lang. Uniform, bagong nagbibigay ng ibang puso. Okay? Ibang puso. Alam mo ba, may Christian uniform. May uniform tayo ng Christian. Nakabihis po ba tayo ng Christian uniform? Christian uniform ay walang iba. Uniform ni Kristo. Si Jesus yung ating Christian uniform. Si Jesus. Nakikita po nila si Jesus sa akin. Pag nakita po nila ako, sino po yung nakikita po nila? Small Jesus. Tayo po ay Jesus sa kanila. Sa kanilang mata. So, Galatia chapter 3. Galatia chapter 3, verse 27. Sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismuan kay Kristo ay binihis si Kristo. Binihis si Kristo. So, ito din po, mahirap
Mahirap itong grammar. Binihis si Kristo. Anong ibig sabihin? Binihis si Kristo? Okay. Binihis si Kristo. Si Kristo ay suot. Si Kristo ay suot natin. Suot natin. Binihis si Kristo. Kaya sa labas, si Jesus ay nakikita. Binihis. Hindi lamang anyo ni Jesus, pati yung ugali ni Jesus. Palabas na anyo si Jesus. Ah, si Jesus. Pero, pangisalita. Si Jesus ba nagmumura? Si Jesus ba nagsasinungalin? Hindi po. Si Jesus ay humble. Si Jesus ay gentle. Si Jesus ba nagbibiro-biro? Hindi po. Binihis si Jesus, ibig sabihin, sa yung panlabas na anyo natin ay hindi po yung dating pagkatao ko. Si Jesus ay panibagong yung suot natin. Si Jesus ay naka-smile lang eh. Kaya yung mga kapatiran, mag-practice po tayo mag-smile. Okay? Pag naging seryoso, pag baka may problema siya, mahirap siya lapitan. Si Jesus ay lagi smile. Okay, smile. Mag-practice tayo. Okay? Mag-practice tayo. Huwag natin sabihin, ay, ganun ako dati. Dati ako ganun. Pasensya na. Mahirap bago. Huwag natin sabihin, mahirap baguhin. Sabi na ang Biblia, dati yan, dating pagkatao, dating nilakaran mo, hubaran mo yan, patain mo yan, dating pagkatao mo. Ano mang dating ugali, ano mang dating masamang pananalita, ano mang dating mga hindi magandang katangian, tanggalin natin. Baguhin natin. Alisin po natin. Tapos magbihis tayo kay Jesus. Panibagong uniform, Christian uniform po yan. Christian uniform. Tapos, sumunod tayo kay Jesus. Sabi ni Jesus, follow me. Follow me. Kayong Christian living ay pagsunod sa Kanya. Following Jesus. Nakasuot kay Jesus. Suot ni Jesus, lahat po tayo ay nakasuot ng Christian uniform, si Jesus, tapos sumusunod tayo kay Jesus. Yun po yung Christian living. Ano mang sinabi ni Jesus? Follow. Okay. Yung kalooban ni Jesus, okay. Yung evangelism sa mga napapahamak na kaluluwa, yun po yung pinaka-priority po ni Jesus. Evangelism. Soul winning buhay. Soul winning. Kaya dito po, verse 5, balik po tayo sa Kolosas. Kolosas chapter 3, verse 5. Kolosas chapter 3 verse 5. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Pakikiapit, karumihan, masamang pita, masasamang pangnanasa at kasakiman na ito ay pagsamba sa mga diyos-diyosan. So pansinin po natin yung salita patayin. Okay? Pansinin po natin yung salita patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Anumang makalupa na nasa iyo. Ano pong meaning makalupa na nasa atin? Makalupang pangnanasa. Makalupang pangnanasa. Okay.
makalupang pangnanasa. Ano pang makalupa pangnanasa? Para lang sa katawan. Para sa buhay natin sa lupa, 78 years. Kung yun lang yung focus mo, mali po yan. Yung makalupa dito ay para lamang sa buhay natin sa lupa hanggang mamatay. Okay? Isipin po natin mabuti kung sino ako sa harap ng Diyos. Yung 78 years na buhay natin sa lupa, hindi po yan lahat. Kung yan lang po inisip po natin, makalupa, hanggang mamatay dito sa lupa, from hospital hanggang sa sementeryo, kung yun lang yung mga pananaw mo sa inyong buhay, makalupa yan. Pa-extend po natin yung ating pananaw hanggang sa langit. Pagkatapos ng buhay natin sa lupa, ito, maiksi, 78 years, chapter 1. Kung hanggang dito lang iniisip mo, makalupa yan, makalupa. Okay? Pagkatapos ng buhay dito sa lupa, papasok po tayo sa walang hanggan. Okay? Pa-extend po natin yung ating isip papuntang walang hanggan. Yun po yung makalangit. Ituon ninyo ang inyong pag-isip sa mga bagay na nasa itaas. Doon po tayo tumingin, hindi lamang isang beses tumingin, patuloy doon sa naka-focus, mag-focus. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Kaya, sinabi po ni Apostol Pablo, doon po sa Unang Korinto, pumunta po tayo sa Unang Korinto, chapter 15. Verse 31. Ito po yung sinabi po ni Apostol Pablo. Napakahalaga po yung testimony po ni Apostol Pablo. Basahin po natin. Ako na lang po babasahin. Ako'y namamatay araw-araw, mga kapatid. Okay. Ito muna. Ako'y namamatay araw-araw, mga kapatid. Anong sabi dito? Okay? Namamatay, di ba? Namamatay araw-araw. Namamatay, namamatay. Okay? Ano po sa Bisaya? Mamatay? Ganun din? Namamatay? Namatay. Okay? Namamatay. Tapos? Mamamatay. Okay? Ito, past. Ito, present, ito, future. Anong ginamit ni Apostle Pablo dito? 1, 2, 3. Ito, di ba? Ito po yung ginamit ni Apostle Pablo. Namamatay, present, ongoing, day, daily. Araw-araw. Okay? Second Corinthians, Galatia chapter 2 verse 20. Galatia chapter 2 verse 20.
Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ako'y ipinako kasama ni Kristo, kaya namatay ako. Namatay ako at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Okay? Si Kristo ay nabubuhay sa akin. Nabubuhay si Kristo. Araw-araw. Okay? Sa ngayon, bilang isang Kristiyano, hindi na ako ang nabubuhay dahil patay na ako. Okay? Kailan patay na tayo? Noong namatay si Jesus, doon po tayo namatay na. Dito nalilito po yung mga tao, Pastor, buhay pa tayo, buhay. Pastor, nakakasala pa rin tayo, nakakasala. Paano? Kapag nakasala ng kasalanan sa future, baka sa impyerno tayo pupunta. Yun po yung isip ng maraming tao. Hindi po nila naintindihan ano ang ginawa ni Jesus. Isang nanay po sa Lipa Bible Study. So mamaya pupunta ako sa Lipa Bible Study. Isang nanay na nalilito pa rin. Okay? Paulit-ulit sinabi ko sa kanya, Nay, namatay si Jesus sa cross. Yes. Lahat ng kasalanan natin ay natubos na. Yes. Lahat tayo ay tinubos na. Yes. Kapag nakasala tayo bukas, saan pupunta? Sa impyerno. Bakit po? Ay kailangan pa humingi ng tawad. Kasi makakasala ka. Kapag may kasalanan, dapat humingi ng tawad. Nahirapan ako. Paano may paliwanag? Tinubos daw, napatawad na, lahat, tapos na. Pero, bakit kailangan pa humingi ng tawad? May baling pakaunawa sa paghingi ng tawad. May dalawang uri ng paghingi ng tawad. May dalawang uri ng repentance. Meron pong repentance bilang isang sinner. Meron pong repentance bilang isang anak. Nalilito po siya. Baka meron din dito, okay? Konting review lang po tayo kasi mayroon po dito bagong ligtas, okay? So 2022 ngayon, okay? So 2000 meron pong gap itong dalawa 2020 years, okay? 2020 years ago, namatay si Jesus. Nandito tayo ngayon. May gap 2,000 years. Okay? Malayong gap. Ito. So, nung namatay si Jesus sa cross, ano po yung nangyari dito? Okay. Lahat ng kasalanan ng buong salibutan ay napatawan na dito. Tama po ba? Napatawan na dito, hindi ngayon o hindi sa future. Maraming tao nag-iisip, para mapatawad yung kasalanan, kailangan daw humingi ng tawad. Katulad po ng ginagawa ng Catholic, maumpisal nila. Hanggang ngayon ginagawa.
Binabanggit naman nila ito. Pero bakit humingi pa ng tawad? Kasi hindi po nila naintindihan kung ano ang nangyari dito. Dito po, nangyari, lahat ng asal nating kasalanan ay napatawad na. Okay? Napatawad na. Napatawad na. Okay? Napatawad na. Ibig sabihin, nabayaran na. Nabayaran na. Napatawad na. Okay? Yung payment, bayad, tapos na, bayad. Bayad. Kung hindi, bakit namatay siya sa cross? Dahil napatawad na lahat ng kasalanan. Bakit napatawad na lahat ng kasalanan? Dahil minahal tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos, kaya kahit walang condition, walang condition po dito, nung namatay si Jesus, walang condition, wala pa tayo noon. Hindi pa tayo humingi ng tawad, pero ang ginawa ni Jesus, namatay na siya sa cross at yung kinuha po niya lahat ng kasalanan ng buong salibutan at dumanak po yung kanyang dugo bilang pantubos. Yung ating bayat, yung payment, tapos na. Kaya lahat ng kasalanan po natin ay dito po napatawad, hindi po ngayon. Dito po napatawad na lahat ng ating past, present, pati future sin, napatawad na dito, hindi po ngayon. Okay? Hindi po ngayon. Buhay pa tayo dito, kaya hindi natin alam kung kailan po tayo patay. Pero yung ating future sin na mangyari sa future ay napatawad na rin o hindi pa? Napatawad na rin, nabayaran na rin kasi dumanak na po yung dugo ni Jesus. Tapos na yung bayad. Kaya ang sistema ng yung kaligtasan ay prepaid o postpaid. Dito, bayad muna? Bayad muna, di ba? Prepaid. Prepaid. Prepaid na. Nabayaran na, tapos ng bayad. Ngayon nangyari po ito, ngayon nangyari yung kasalanan. Pero kasalanan natin dito, tapos na yung bayad o hindi pa? Tapos na yung bayad. Pero maraming tao ay kailangan humingi ng tawad para mapatawad. Hindi po nila naintindihan ito. Okay? Eternal redemption. Ito po yung eternal redemption. Tapos na yung bayad. Okay? Maresibo? Tapos na yung bayad? Resibo? Nasaan po yung resibo natin? Bible po yung resibo natin. Bible. Pag may duda kayo, ay, nagalilangan ako, may duda ako. Tingnan mo sa Biblia kung anong sinasabi ng Biblia. Sinabi ng Biblia, tapos na yung bayad. Napatawad na. Tinubos na lahat ng mga makasalanan, natubos na. Mamaya, pagpunta ko sa Lipa, tatanungin ko siya uli. Baka makalimutan na. Sana yung mga nanay dito, mga may edad na nanay, sana sumama mamaya. Pakisabihin nyo siya. Ganun din ako noon. So, kung gano'n, ano ang dapat natin sabihin sa ating prayer kapag nakasala tayo? Kapag nakasala tayo bilang isang Kristiyano, ligtas na, naniniwala ko na, naniniwala na ako, lahat ng kasalanan ay natubos na, nabayaran na, pero kapag nakasala ako, ano ang dapat sabihin, Pastor? Ano ang dapat kong sabihin? Sinabi mo na hindi na kailangan humingi pa ng tawad. Ano ang dapat kong sabihin?
kapag nakasala ako? Okay. Ano ang dapat natin sabihin kapag nakasala? Sa halip ng yung paghingi ng tawad, ano ang dapat nating hingin? Kailangan po natin hingin tulong at gabay ng Holy Spirit. Hindi po yung patawad. Yung tawad, tapos na. Hindi na po kailangan hingin pa forgiveness of sins. Napatawad na. Kaya huwag po kayo mag-alala tungkol dyan. Kahit humingi ka na, kahit na-confess ka o hindi, tapos na yung payment. Ang kailangan po natin hingin sa ating prayer kapag nakasala tayo ay tulong at gabay ng Holy Spirit. Tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mo ako, Amang Diyos. Gabayan mo ako, Amang Diyos, para hindi ko na uulitin ito. Para lumago ako sa pananampalataya. Para lumago ako sa pagkakilala sa iyo. Kung ganun, tutulungan ka ng Diyos. May paraan sa Biblia kung paano tayo lumago. Ano po yung paraan? Ibinigay ng Diyos sa Biblia yung paraan para lumago tayo sa Biblia. Okay? Words of God, reading Bible. Magbasa ka ng Biblia. Kung hindi ka nagbabasa ng Biblia at wala kang pakikinig ng salita ng Diyos, pag humingi ng tulong gabay ng Panginoon, anong sasabihin ng Diyos? Ay, nabigyan ka ng paraan. Makulit ka, baka hindi ka makinig. May paraan nga sa Biblia. May Bible. Dito yung paraan. Magbasa ka ng Bible. Makinig ka ng sermon. Sumama ka sa fellowship. Yun ang paraan. Kaya, yun po yung kalooban ng Diyos. May paraan po tayo sa Biblia. Kung sumunod po tayo sa kanyang sinabi sa Biblia, so, unti-unti, pabanar na pabanar tayo. Dati, batang Christian. Kaya madaling, kapag bata, baby, madaling matumba. Tama po ba? Madaling matutumba. Pero unti-unti, so, kayang tumayo o lumakad, tumakbo. Yun po yung mangyari. Kaya sinabi po ni Apostle Pablo, ako ay namamatay araw-araw. Ano pong ibig sabihin araw-araw? Ongoing pa. Yung dating pagkatao, makalupang pagnanasa, dating ugali, dating mga pananalita, araw-araw, pinapatay ko araw-araw. Parang damo, damo yan, damo. Okay. Hanggang pumasok po tayo sa heaven, habang nandito pa tayo sa lupang ito, yung dating ugali ay nandyan pa rin. Yung dating pagkatao, nandyan pa rin. Parang damo. Kahit grass cutting, pero ilang araw, pagkalipas ng ilang araw, tumutubo pa. Grass cutting uli. Kaya sa retreat center po, kapag may gawain po dito, yung mga brother dito, mga ilang araw, mga nag-grass cutting po sila. Pagkalipas ng ilang araw, malaki na. Ganun po yung dating pagkatao. Kaya sabi po ni Apostle Pablo, araw-araw namamatay ako. Ibig sabihin, pinapatay ko araw-araw yung dating makalupang bagay. Araw-araw. Kailangan din po natin ito. Lucas chapter 9. Verse 23.
Lucas chapter 9 verse 23. So basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang cross araw-araw at sumunod sa akin. Gusto po ba ninyo, yung mga kapatiran, sumunod kay Jesus? Yes, gusto po natin sumunod kay Jesus. Pero hindi po madaling gawin yan. Sabi ni Jesus, sino mang nangnanais sumunod sa akin, ano po yung dapat gawin? Tanggihan mo ang inyong sarili. Self-denial. Tanggihan mo yung sarili. Paano? Yung sarili, ako yan, sarili. Ako yan. Mula nung ipinanganak hanggang ngayon, ako yan, sarili. Paano itanggi yung sarili? Pagbubulay-bulayan po natin ito. Ako. Ako. Ganito ako. Okay. Yung background ko, ganito lumaki ako. Kaya naging ganito ako. Okay. Ano mang meron sa atin? Okay. Sabi ni Jesus, tanggihan mo yan, tanggihan. Itabi mo yan, itabi. Kung meron kang sariling isip, mahirap kang sumunod sa akin. Self-denial. Hindi po ito madaling maipaliwanag. Kailangan po natin mag-isipan, pagbulay-bulayan mabuti. Anong ibig sabihin? Tanggihan mo ang inyong sarili at magpasan ng kanyang cross araw-araw. Ano pong meaning ng cross? Yung cross po ay hindi magandang dalin. Mabigat po yan. Tapos yung cross, ano po yung nangyari po doon sa cross? Namamatay po doon. Yung cross po ay doon po kung saan inaalay po yung sacrifice. Sacrifice. Kung walang pagtanggi sa sarili, mahirap magpasan ng cross. Maraming tao po, yung mga relihiyosong tao, alam nila si Jesus. Okay? Gusto nila yung blessing. Gusto po nila yung blessing galing sa Jesus, galing kay Jesus. Pero ayaw nila sumunod sa Kanya. Mga healing, pag may sakit, Panginoon, pagalingin mo ako. Pag may problema, Panginoon, tulungan mo ako. Pero pag sabi ni Jesus, sumunod ka sa akin, ay ayaw ko. Busy ako sa business, busy ako sa pag-aaral, busy ako sa trabaho, busy ako sa hanap buhay, mahirap ako sumunod sa iyo. Pero, pagdating sa mga problema, dinadala ka sa Panginoon, tulungan mo ako. Pagalingin mo ako. Sana malakas yung katawan. Sana walang problema sa family namin. Pag sinabi ni Jesus, sige, sumunod ka sa akin. Ayaw, sumunod. Blessing lang, gusto nila blessing lang. Nakakatawang bagay po ito. Blessing lang, hinahanap nila kay Jesus. Parang may utang. Blessing po sana, blessing. Pero following Jesus, wala. Walang self-denial. Yung cross, Jesus lang sana magpasan. Si cross ay para kay Jesus lang. Ayaw ko magpasan. Yung cross po ay kay Jesus lang, kay Jesus. Siya na lang magpasan ng cross. Pero ako, ayaw ko magpasan. Self-denial, wala. Blessing lang, blessing sana ibigay ni Jesus sa akin, blessing. Yung tulong, hindi po yan totoong pananampalataya.
Religion po yan, religion. Kung ganun po yung takpo ng isip ninyo, sana baguhin po natin. Religion po yan, religion. Hindi po yan tamang pakakilala kay Jesus. Sabi ni Jesus, sino mang magnais sumunod sa akin, tanggihan mo ang inyong sarili at magpasan ka ng cross. Yung cross po ay self-denial. Cross. Araw-araw. So, meron pa pong isang topic tungkol sa araw-araw. Kaya next Sunday po, pag-usapan po natin. Kaya nakita po natin yung mga ilang bad example sa lumang tipan. Tapos, sa ngayon po, yung good example. Araw-araw, kung ano ang dapat mangyari. Okay? So, magmula bukas po, may Bible seminar tayo sa Tinurig. Kaya, so, lahat po ng mga kapatiran ay so, dapat sumama doon sa Bible seminar. Tapos, yung mga imbitahan po natin, kahit may pasokan na po, kahit may face-to-face na, pero yung ating evangelism ay dapat tuloy-tuloy. Kaya naniniwala po ako na this coming Bible seminar, meron pong maliligtas. Yun po yung faith ko. Ang tanong, sino kaya? Sino kaya maliligtas? Kailangan po natin isama yung ating mahal sa buhay doon sa mga maliligtas. Okay? Kung makinig po sila ng words of God, maliligtas po sila. Let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay niyo po sa amin ng itong pagkakataon. Nawa, sumunod po kaming lahat sa Panginoon at tanggihan po namin ang aming sarili at magpasan ng krus araw-araw at sumunod sa iyo, Panginoon. Yung mga makalupang bagay, yung mga makamundong bagay, yung mga makasalibutang bagay na nasa amin, Panginoon, ay tanggalin po ninyo sa pamamagitan ng mahabagin at makapangyarihan kamay ng Panginoon. Lahat po ng mga kapatiran dito ay nawa maging matatag sa pananampalataya at makapaglingkod sa inyo at sa Ebanghelyo sa mga kapatiran. Ipinagtitiwalaan po namin ang aming gaganapin na Bible seminar magmula bukas sa inyong kamay. Mauna po kayong kumilos sa lahat po ng mga puso ng mga kapatiran at mga iniimbitahan po namin sa inyong pangalan. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesu Kristo. Amen.